Samantala, itong si Pastor Kibuloy ay unang napapaulat na kabilang daw sa spiritual advisor ng Pangulong Duterte. Ano kaya masasabi rito at statement ng Malacanang? Istansya muna ang Malacanang sa pagbibigay ng komento kaugnay ng kinakaharap na kasong sex trafficking sa Amerika ng spiritual advisor at malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte na si Pastor Kibuloy. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Carlo Nograles na mas mabuting hayaan na lamang na si Pangulong Duterte na ang magbigay ng kanyang salita kaugnay dito na pagdating na personal na relasyon sa personal na relasyon ni Pangulong Duterte. Kaugnay ito, tinak ni Nograles na hindi kinukonsinti ng batas ng bansa ang mga individual na sangkuta sa itong mga kaso. Nariyan din ang DOJ at binuong task force against sex trafficking at ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sa katunayan daw, ayon kay Nograles, nakatanggap pa ng mga papuri ang Pilipinas mula sa international community dahil sa pagsikap ng gobyerno sa paglaban sa mga nasa likod ng sex trafficking. Nandito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Yes, Pastor Apollo Kibuloy is a private individual and I'm sure he is capable of getting the proper legal advice. Alam mo, Maricel, pagdating po sa mga personal relationships ni Pangulo, hayaan na lang po natin na magsalita si Pangulo tungkol po dyan. Mm-hmm. Pero sir, siya pa rin po ba? Will he remain as the spiritual advisor of the president? Again, we'll wait for the president's statement. Regarding that, no? Kasi bago pa lang itong development na ito, hayaan na lang po natin na magsalita si Pangulo tungkol po dyan. But will there be an effort from the government side, sir, to at least look into this issue on sex trafficking? Pag sex trafficking naman, that issue, you know, the government has been very constant in its efforts against trafficking. In general, especially sex trafficking, no? Lahat po yan, the DOJ and the whole task force against trafficking, naka full force po yan, ginagawa nila ang dapat at nararapat. And in fact, we have been receiving accolades also from the international community tungkol po sa mga efforts natin against trafficking. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Nograles sa press conference sa Malacañang. Bombo Raymond, lately ba nakakasama pa ng Pangulo si Pastor Kibuloy? Bombo Raymond, kasi sinasabi na malapit siya kay Pastor Kibuloy. Although sinasabi ng Malacañang kung ano ba talaga ang estado niya, kung siya ba advisor pa hanggang ngayon, Bombo Raymond, spiritual advisor ng Presidente, Bombo Raymond. Well, kung hindi ako nagkakamali, Bombo Elmar ay nitong nakalipas na buwan, basta meron siyang recent na pupunta doon sa tinatawag nga ni Pastor Kibuloy na Kingdom doon sa Davao City. At doon ay nagkaroon sila ng meeting saka dinner. So nag-host siya ng dinner para kay Pangulo Duterte. Kasama rin si Senator Christopher Bongo noon, Bombo Elmar. At nagkaroon pa sila ng mga light moments. So talagang madalas kasi Bombo Elmar na nagpupunta roon si Pangulong Duterte doon sa Kingdom ni Pastor Kibuloy sa Davao City. Anyway, itong istorya ito, Bombo Raymond, ano, nagmula sa Amerika, ha, Bombo Raymond. Doon ito pumutok yung isyong ito, ha, Bombo Raymond. So hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng statement ng Pangulo, ha, Bombo Raymond? Wala pa, Bombo Elmar. At tama ka dyan dahil ang mga complainants ay mga Pinay, mga kabataang Pilipina na dito rin na sa Pilipinas, sa kustodiya na, Bombo Elmar. At yung kaso ay doon nga sinampa. Dahil doon nangyari yung recruitment, doon sila dinala, Bombo Elmar. Di umano, batay sa report ng prosecution sa Estados Unidos sa Bombo Elmar. At ang Pangulo ay wala pang kagarang reaksyon. Tingnan natin sa kanyang talk to the people sa araw ng Lunes, gabi yan, Bombo Elmar, kung meron siyang reaksyon dahil talagang malapit na malapit niya itong kaibigan at spiritual advisor nga mismo ni Pangulong Duterte. Samantala, hindi pa humiling ang Amerika sa Pilipinas na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy matapos na ito ay naharap sa kasong sex trafficking. Sinabi ni Department of Justice Secretary Minardo Guevara na hindi pa sila nakakatanggap ng request for extradition mula sa Department of Justice ng United States. Paglilinaw pa ng kalihim na walang anumang kahalintulad na kaso sa Pilipinas ang spiritual leader ni Pangulong Rodrigo Duterte. May isang kasong panggagaha sa umano itong kinakaharap noong nakalipas na taon doon sa Davao City, subalit ito ay nabasura rin.
Magugunitang bukod kay Kibuloy ay kasama rin itong pinapakasuhan sina Teresita Tulibas Dandan at Felina Salinas dahil sa pagsasabwatan umano sa nasabing kaso. Samantala, sa kaugnay pa rin nga balita, nanawagan din itong Gabriela Partilis sa Department of Justice na maglabas din ng whole departure order laban naman kay Pastor Apollo Kibuloy at si iba pang mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every nation. Ginawa ito ng Partilis Group kasunod na rin ang pag-asampa ng kasong sex trafficking sa Amerika laban kay Kibuloy at iba pang nilang charge officials nilan sa pang-abuso di umano ng mga minor de edad. Kasabi nito, hinimok nila ang pamahalaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga U.S. authorities sa kasong ito. Ito ay sa kabila na rin ng pinapakitang loyalty daw ni Kibuloy kay Pangulong Duterte na dapat magkaroon naman onya ng special protection mechanism para sa iba pang mga biktima na nais magsalita at tumistigo naman sa naturang controversial na charge leader. Kaugnay pa riyan, lamin naman natin itong legal counsel ni Kibuloy na handa umanong harapin ang kaso na isinampa laban sa pastor. May karagdagang detalye ang Bombo Radio Davao. Mariing itinanggi ngayon ang legal counsel ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ang mga akusasyon na may kaugnayan sa kasong sex trafficking na isinampa sa United States laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Pastor Kibuloy, hindi ito makakaapekto sa paniniwala ng kanilang mga kapanalig at magpapatuloy sila sa kanilang ministry at misyon sa gitna ng mga paninira. Hindi rin umano ito iba sa mga naunang akusasyon laban kay Pastor Kibuloy at sa iba pang kingdom leaders na nakabase sa Amerika. Una nang inilabas ng US prosecutors ang 74 na pahina ng indictment charges laban kay Kibuloy at sa iba pang mga church officials, kabilang na ang US-based church administrators na nasasangkol sa sex trafficking operation at pangmumolestya umano sa mga batang babae na miyembro ng kanilang simbahan at physical abuse. Sinabi rin ng kampo ni Pastor Kibuloy na paulit-ulit na lamang umano ang isinampang kaso kahit nauna na umano itong nabasura. Malinaw umano na paninira lamang ito at itinaon pa sa panahon na malapit na ang eleksyon. Kung maalala, isa si Pastor Kibuloy sa mga malalapit na kaibigan ni Pangulo Rodrigo Duterte at suportado nito ang mga hakbang ng Pangulo, lalo na ang may kaugnayan sa politika. Ngunit gaya ng ibang kaso na isinampa laban sa pastor, nakahanda ang kampo nito na harapin sa korte ang mga isinampang reklamo. Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!